Hello guys, welcome to my channel. So, it's me, PY. So, yan, nalaki po ng ngiti ko, no? Kasi guys, ang saya-saya ko po kasi 1,000 subscriber na po ako. So, dahil po yun sa inyo, sa walang sawa nyo pong panonood at nauuta lang. So, naman po akong bagong video. So, pero bago po yun, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat kasi 1,000 subscriber na po ako. Tapos, wala po kayong, hindi po kayo nagsasawa sa aking pagmumuka sa kakapanood sa mga video ko. So, dun pa lang po, sobrang nagpapasalamat na po ako. So, ayun. Kung bago ka pa lang po na nanonood sa aking mga video, so huwag mo na pong kalimutang i-subscribe ang channel ko. I-click mo yung subscribe button para naman updated ka sa mga video na ina-upload ko. So, ayun. Dahil nga po sa 1,000 subscriber na tayo, hindi po ako nangangako. Ayoko po mangako kasi panggabi nga po ako. Ang hirap pa. Parang hindi pa ako makapag-adjust ng tulog sa kanang gising. Kaya naman. So, pero pipiliti ko pong gumawa ng video siguro mga 3 times a week about sa mga tanong nyo. Pero hindi po ko nangangako. Pero gagawin ko po ang lahat ng kaya ko. So, mag-upload po tayo yan. Nung mga nakaraan, wala po akong naisunod na mga video kasi medyo busy po. Ang pinakauna po kasing dahilan kaya hindi po ako nakaagawa ng video kasi una, nag-change ship po kami. So, biglaan po kasi yung change ship ko. Akala ko, mga first week pa na April, pero sakto po ng April 1 nag night shift na po ako. So nabigla po ako doon kaya hindi po ako nakapag-adjust. Ang hirap po mag-adjust. Pangalawa po, nag-graduation po yung baby ko. So ayun, nag-focus po ako sa mga gastos niya. So ayun. Tapos ayun. Yun ang marami po. Syempre ang hirap po mag-adjust pag panggabi. Kaya naman ayun, humingi po ako ng pasensya to. Pero sobra-sobra po ako nagpapasalamat kasi 1,000 subscriber na po tayo. So sana magpatuloy pa po. Sana hindi po kayo magsawa sa mga pitong ginagawa ko. Masaya po ako kasi hindi nyo po ako iniiwanan. So sana nakakatulong sa inyo yung mga video na ginagawa ko. Sana malaki yung kumbaga nag-guideline sa inyo sa mga ano, drama ko, guys. So ayun. Pero salamat. Salamat po talaga kasi ayun, patuloy po kayo nanonood ng mga video ko. So, ayun na nga guys. So, magsisimula na tayo sa aking video. Kasi, since nung siguro 2 weeks ago, so, marami pong nagtatanong ng paulit-ulit. So, yung lahat ng tanong na paulit-ulit, hindi ko na po babanggitin kung sino po yung nagtatanong. Pero yung mga nagtatanong po na paulit-ulit, ito po yung, isa lang po yung tanong nila. Iba-iba po yung nagtatanong, pero isa lang po yung tanong nila. Pinakauna po is, ano po yung agency ko at saan po ang location ng agency ko? So, may video po ako nito about sa aking agency na inapplyan, pero sasabihin ko pa rin. Ang agency ko po is Grand Placement Agency. Yun po. Sa may Pedro Hill. So, pag nasa Pedro Hill Station na kayo from LRT, so, pwede nyo na pong ipagtanong yon. So, kilala po yung Grand Placement Agency sa Pedro Hill. So, ayun. Yun po yung first question. Yung second question is, ano rin to, marami rin po nagtatanong, isang tanong, pero iba-iba po kayo. So, ito, sasagutin ko na po. Pwede po ba ang late register po sa NSO? Pwede po ang late register, pero 21 pataas, hindi na po pwede. So, 20 pa baba, pwede pa po. Pero pag 21 pataas na po, hindi po pwede. O, diba? So, kung 20 years pababa po yung late, yung pagka-late ng NSO nyo, pwede pa po yun, mag-apply po kayo, matatanggap pa po kayo. Pero kung 21 na po, ayan, ulit-ulit na ako, nililinaw ko lang guys. So, pero kung 21 pataas na po kayo na late register po from NSO, hindi na po pwede yun. So, ayun, mag-apply na po kayo kung pasok po kayo sa mga binanggit ko. Tapos, ang pangatlo pong tanong is ano po ang age limit? Ang age limit po is, sa tingin ko ha, 21 years old up to 35. Hindi ko po sure kung hanggang 35 kasi meron po akong kakilala na hire po siya, 37 years old na po siya. Pero ibang company, hindi po dito sa company.
So, depende po siguro yun sa company. Pero siguro, sabihin lang natin 21 to 38. Pero hindi, as ang pagkakalam po kasi hanggang 35 lang. Pero siguro, pwede pa po ang 36, 37, 38. Siguro, kung ex-Taiwan ka na po. Pero hindi po ako sigurado doon ha. Pinaka-age limit lang po talaga. Ulit-ulit na ako, age limit na tayo na. Pinaka-age limit lang po talaga na alam ko is 21 to 35. So, ayun, apply na po kayo. So, kung lagpas na po kayo ng 35, 36, 37, 38, so, sabihin nyo na po sa agency kung tanggap pa po yung age nyo. Pero I think tanggap pa po yan. So, wala naman po discrimination. Kung lagpas na po kayo ng 38, 39, 40, mag-de-age na lang po kayo dito sa Taiwan. Opo, o kaya caretaker. Opo, nag-hire naman po sila ng caretaker na Pinay. Kung lagpas na po, ulitin ko po, kung lagpas na po kayo ng 36, 37, 38, or 39 pataas na po kayo, pwede naman po kayo mag-apply pa din dito sa Taiwan as caretaker. So, opo, pwede pa po yun. Kaya naman, apply lang, di ba? Para naman marating natin yung mga pangarap natin na may nagtatanong sa akin. Hindi ko alam kung tanong to or gusto niya lang ng paliwanag, no? May nagtatanong sa akin kung alin ba daw yung mas okay. Kung okay ba ang mag-lending or hindi mag-lending. So, sasagutin ko po yung both. So, dun muna tayo sa okay mag-lending. Okay naman po talaga ang mag-lending. For me ha, kasi ako, based on my experience, nag-lending po ako. So, nag-lending po ako ng 95,000 kasi isa lang naman po ang dahilan ba tayo nag-lending kasi wala tayong mahiraman ng pera. So, opo, practical. Kung wala tayong mahiraman, mag-lending tayo. Ayaw mo ng malaking tubo. Saan ka kukuha ng pang-placement fee? Diba? So, ayun. Kaya okay ang mag-lending. Diba? So, bakit hindi okay ang pag-lending? So, for me ulit ha, dahil nga po na experience ko na nag-lending ako, hindi po talaga siya okay. Kasi, napakalaki ng tubo. Opo, almost 3/4 ng inutang mo. Yun po yung pinakatubo. Kasi kinumpute ko po siya lahat. So, for 18 months, nagbayad ako ng 5,500. Kinumpute ko po siya for NT yun. NT yun ha, NT money. So, kung i-convert mo yun, umaabot siya ng 160,000 pesos. So, ang inutang ko lang naman is 95,000. So, tumubo sila sa akin ng 65,000 pesos. So, na-compute ko yun eh. Meron ako nung video. So, panoorin nyo na lang kung magkano yung tinubo sa akin ng lending company. Pero, yun po. Yun po yung positive at negative ng pag-lending. So, sana naiintindihan nyo yung sinabi ko. Para sa akin, kung wala kang mautangan, mag-lending ka. Pero kung meron naman at alam mo at kilala mo at alam ba, kapamilya mo, kapatid mo, ganyan-ganyan, utangan mo na. Pero kung wala naman talaga at kung kilala nyo yung kapitbahay nyo, kakilala nyo, or sino man na may mautangan na kayo, pero alam nyo may maririnig kayo, mag-lending na lang kayo. For me, ha? Pero kung may mautangan, ayun, lilinawin ko. Okay ang mag-lending pag wala po talaga tayong makuhana ng pera. Pero hindi siya okay kasi sobrang laki po ng tubo. Okay? Malinaw na. So, malinaw na. Kung nalalabuan pa po kayo tungkol sa pag-lending, so, pumunta po kayo sa isa ko pong video na tungkol sa lending company. Sa lending, sa kung magkano ang lahat ng nagastos ko. O yun. Tapos ko tinatanong nyo kung may placement fee ba? Kung may placement fee po ba ang pag-a-apply sa Taiwan? Guys, meron pong placement fee. May binabayaran pong placement fee. Pero hindi po lahat ng company ma-a-applyan. Kasi merong company na naniningi or nanghihingi ng placement fee. Meron naman pong company na libre. Libre lahat. Ultimo plane ticket, libre. So, ayun. Maging wise na lang po tayo sa pag-a-apply kung ano. So, much better kung ang pipiliin nyo yung walang placement fee. So, ibig sabihin, napakaganda po ng company na yun kasi sinagot nila yung placement nyo. So, pero kung gusto mo naman makaalis, so, placement lang naman yan eh, no? Nababayaran naman yan. So, syempre, no choice naman. Kailangan natin magbayad para makaalis, diba? So, ayun lang. May placement fee po ang pag-a-apply sa Taiwan. Depende po sa company na mapapasukan mo or ma-a-applyan mo. Okay? So, ayun. Nagtanggal na ako ng sombrero. Medyo mabigat sa ulo eh. So, ayun. Ayun lang naman po yung kadalasang may nagtatanong sa akin, no? Sa mga video na ginagawa ko. No? May mga nagko-comment. So, kung meron pa po kayo mga personal na tanong about po sa pag-a-apply, so, ayun. Pwede nyo po akong i-add sa Facebook. So, TY Vlog. So, ayun. Pwede nyo po akong i-add doon. Search nyo lang po yung TY Vlogs na
tawag nito, na name, lalabas naman na po yun. So, i-add nyo po ako. Hanggat, kasi pag hindi nyo po ako in-add, hindi ko po kayo i-confirm. Hindi po tayo friends. Hindi po tayo magkaka-chat. Yung mga tanong nyo ba na pang-personal na kung paano ba yung mga gagawin. So, yan. I-entertain ko kayo kapag tungkol po sa pag-update sa Taiwan. Pero pag hindi naman po, sorry po, pero hindi ko po kayo i-entertain. So, ayun lang naman po yung mga tanong sa mga video ko na nakahanap ko at natatandaan ko. Kasi paulit-ulit nga po, pero iba-iba po yung nagtatanong. So, sa lahat po ng mga bagong subscriber ko, so maraming salamat po. So, sana patuloy nyo pa rin po akong supportahan. So, sana hindi po kayo magsasama. So, ayun. So, sa lahat na nagsasabi sa akin na medical na sila, so requirements na sila, nakapasa sila sa exam, nakapasa sila sa interview dahil sa mga video yung ginagawa ko. So napaka nakakataba ng puso kasi nakakatulong ako kahit papano sa inyo, hindi katulad nung nag-a-apply ako, wala akong nakikitang gumagawa ng video tungkol sa pag-apply. So ngayon, so sana ayun po yung purpose ko, no, na magkaroon po kayo ng idea sa kung mahirap pa or madali ang pag-a-apply. So kaya po ako gumagawa ng mga video. Ayan, hinihingal na ako. Nasa baba kasi yung tubig ko, nandito ako sa taas. Gusto nyo pong ma-shout out, so i-click nyo na po yung subscribe button para naman bukod sa ma-shout out na kita, updated ka pa sa mga video na i-upload ko. Tapos i-like mo na rin at i-share yung mga videos na ina-upload ko. So ang gula na, medyo inaantok na ako kasi call time na ng tulog ko. So alas 8 na, so I need to rest na. Kaya naman, Thank you po ulit sa walang sawang pag-support sa aking mga video. Marami na po ako naisip na gagawing video, pero hindi ko po alam kung kailan ko po siya gagawin. Ayan, ang dami ko pong nasulat na dito sa aking mahiwagang notebook. Sinusulat ko siya kasi para hindi magkaulit-ulit yung mga sinasabi ko. Halimbawa, yung mga topic, hindi po siya maganda. Ulit-ulit, diba? So, maigi. Uulitin ko po. So, pwede nyo po akong i-add sa aking Facebook account. Ano, TY Vlogs. Doon nyo lang po ako makokontakt kung gusto nyo ng chat. Pero, uulitin ko, about lang po sa pag-a-apply ang i-entertain ko. Pag hindi na po about sa pag-a-apply or mga requirements, mga ganyan. So, hindi ko na po kayo entertain. So, ayun lang guys, maraming salamat. Thank you guys. So, sana hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko, no, sa mga video na ina-upload ko. Yun lang po, maraming salamat. Bye!